mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Hindi po ako ang pasi ngayon. Kaya lang po, wala pa yung talaga pong may pag-aatas ngayong nag-text po. Eh bilang pastol po, ako po muna ang gaganap para sa kanya. Anak ko po yun, anak ko. Taga-Tondo po. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Mapalad po ba kayo na naririto? Amen. Mapalad po tayong lahat na nakaisagahong ito para sa araw na ito. Pagkat di nga po lahat ng kanyang tinawagan ay tumugon sa kanya. Amen po ba? Amen. May galak po ang puso ko sapagkat noon pong Friday na humayo sa Valenzuela, ang kapatid na ito ay isa sa mga nabiyayaan ng banal na espiritu sa katauhan ng Apo Kunching. First-timer po siya sa gawain iyon. At napakapalad niya po, sa dakong Valenzuela pa siya na akay. Samantalang yung mga kasama po niya, eh, madalas po rito. Nais ko lamang pong ipahayag niya. Alam ko naman po na wala pa siyang maraming maibabahagi sapagkat bago pa lamang po siya. Ngunit nais ko pong ihayag niya kung ano ba yung naramdaman niya nung araw na yon nang siya'y biyayaan ng banal na espiritu sa katauhan ng Apo Kunching. Nais ko pong ihayag niya kung ano ang galak na naramdaman niya yon. Alam ko po nung araw na yon may naramdaman siya eh. Kaya nga po ngayon ay naririto siya. Nais ko pong tawagan ang kapatid kong ito. Hindi ko po nga po alam ang pangalan niya. Subalit ito ay isang taga-Tondo. Naway mapaunlakan tayo. Dahil na kapatid, nais ko lang pong ihayag mo kung ano ang naramdaman niyo noong araw na yun. Ano po? Siya po si kapatid na Jesus Ramos na taga-Tondo. First-timer po siya noon sa Valenzuela. Ngunit isa siya sa nabiyayaan ng banal na espiritu sa katauhan ng Apo Kunching. Napakapalad po niya unang araw. Nadama niya ang banal na espiritu. At ngayon po ihahayag niya kung anong galak na naramdaman niya. Ako po, magpapasalamat Panginoon Jesus Kristo. Nabiyayaan po ako. First time ko po pumunta sa Valenzuela noong Biyernes. At ako po ay nakita ni Apo Kunching nahirap, nahirap. Huminga. Nakita niya po ako at tinawag po sa harap. Hinaplos na po ang puso ko sa oras na yon. Ako'y huminga ng maganda po. Sana po tuloy-tuloy na po ito sa aking mga sakit, Panginoon Jesus Kristo. Sana po kayo may makaramdaman. Manalig lang po kayo sa Jesus Kristo. Magdasal kayo ng mataimtim para sa kanya, para sa mga kasama niyo, kapatid na may sakit. Tutulungan kayo. Sana sa pangalawa kong pagkakataon na itong pumunta dito, sana sa Jesus Kristo Apo Kunching, lalo akong gumaling. Sa mga sakit ko, marami na akong sakit. Nagsimula lang ito noong April 1st. Naramdaman ko ang sakit na lahat ng bisyo ko. Kaya sabi ko sa Panginoon, bigyan mo pa ako ng pangalawang pagkakataon, Panginoon. Sa mga sakit ko, paghalingin mo ako, maglingkod po ako sa inyo.
naglilingkod po ako sa inyo na walang bayad. Pagalingin mo lang ako. Ganun rin ang nangyari sa asawa ko noon, nagka-cancer. Sabi niya, bigyan mo lang ako ng pangalawang pagkakataon, Panginoon, sabi sa asawa ko. Pero hindi siya binigyan ng pagkakataon. Namatay siya sa cancer sa suso. Namatay siya. Kaya sabi ko sa Panginoon, kawawa naman ng mga anak ko. Panginoon, pagkunin mo pa rin ako. Walang mag-alaga ng aking mga anak. Wala na silang ina. Sana Diyos ko, Panginoon, Yesu Kristo, huwag mo pa akong kunin. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Salamat, Panginoon. Ito lang ang may share ko sa buhay ko ngayon. Sana gumaling na ako na lubusan. Salamat po. Maraming salamat, kapatid, sa pagtugon mo. Presa ama, no po. Ganyan po talaga kumilos ang ama. Kapag batid na batid niya na kailangan mo siya, saklolo niya'y daratal sa tuwi na. Mapalad ka, kapatid, sa unang araw ng pagpapadama sa'yo. Nadamang mong tuwiran siya, naway wag nang mawalay pa sa'yo. Pagpatuloy mo lang, pagtitiwalad pananalig mo. Walang imposible sa kanya. Hindi lamang pangalawang pagkakataon ang ibibigay niya sa'yo. Lagi may pagkakataon na ibibigay sa'yo ang ating Panginoon. Basta't magtiwala at manalig ka lang sa kanya, tumanggap na tuwiran. Hindi masasayang ang pagtitiwala mo, mahal na kapatid ko. Kagalingan ang hinihingi mo, unahin mo, ibang kagalingan ang mitiin mo. Ang kaluluwa mo, kapag ito ang napagaling mo, kasama na ang lahat. Kagalingan ng katawan mo, kagalingan ng kaisipan mo, ng kalooban mo, ibibigay niyang tuwiran sa'yo. Mapalad ka, nawa, mahal na kapatid ko, tuloy-tuloy na ito. Huwag mong sayangin ang pag-aalay niya sa'yo. Minsan lang magbahagi ang ama sa inyo. Kapag tinanggap mo siya, lubos ang tanggapin mo ito. Huwag paimbabaw lamang, kundi isa puso mo, huwag lamang sa muso. Maraming salamat, mahal na kapatid ko. At ngayon naman po, nais kong tawagan upang magpasalamat ang kapatid na Irene Espanyol. Magandang umaga po mga kapatid. Nais ko lamang pong magpasalamat dahil sa araw na ito ay isang ang araw po na ito ay isang mahalagang araw para sa akin. Even though na hindi ko kasama ang aking kabiyak ng puso. Taos puso po ako nagpapasalamat una kay Lord, pangalawa sa mga taong nagmahal sa akin. At patotoo lamang po na sadyang mahal ako ng Panginoon dahil binigyan niya ako ng isang lalaki na magtitiwalang ibigay sa akin ng pangalan niya. Para sa akin po, wala na akong mahihiling pa para sa sarili ko. Dahil since nung bata ako, naibigay po lahat ni God. Sa totoo lang po. Kulang ang salitang, walang katapat na salita ang pasasalamat na nais kong ibigay sa ating Ama. Dahil lagi na lang sa tuwi na ang mga dalangin ko sa kanya ay ipinagkakaloob niya mula pagkabata ako. Wala akong hiniling na hindi niya ibinigay. So wala na ako talagang mahihiling pa kundi yung para na lang sa mga mahal ko sa buhay. Sa ganun sa akin wala na dahil nakamit ko na lahat. At even though na puro pagdalisay pa rin, hindi ko na po tinitingnan yun eh. Kasi deserving po ako na makatanggap ng mga pagdalisay sa buhay dahil hindi naman po ako naging mabait o anong banal na tao. Ay may marami din po akong nagawang pagkakasala na marapat na pagbayaran ko. At ang sabi nga, ang Panginoon ang huhusga sa ating lahat, hindi ang ating kapwa-tao. So, hindi ako dapat mag-complain kung anumang pagsubok yung binibigay niyo sa akin.
Bagkus, tanggapin natin lahat. Dahil kung alam natin na deserving natin tanggapin yung parusa or yung pagdalisay, dapat po wala tayong comment. Ang mag-comment tayo doon sa mga biyayang ibinibigay niya. Dahil kahit tayo lahat galing sa pagkakasala, bukas palad siya na tumulong, sumuporta sa bawat isa, magbigay liwanag, katatagan, pag-ibig, pag-unawa, at lagi siyang nakagabay sa atin. So, hindi na dapat talaga natin tingnan yung ano yung mga pagsubok. Pasalamat na lang po tayo. Yung mga mali ng kapwa, ng mga mahal natin sa buhay, hindi na po natin dapat tingnan yan. Dahil, siya na ang bahala. Kung ano man yung mga pangit na dumarating sa atin, siya ang bahalang magbalik noon kung ano man, kung marapat ba tayong, kung anong buhay ang nakalaan para sa atin. Pinagkaalobuan niya ako ng mabait na asawa, mga anak, mga apo, mga kapatid, mga kaibigan. Ang dami kong kapatid dito. Halos lahat ng kapatid ng Divine Mercy, napipil ko na tanggap nila ang bawat isa, ang pagmamahal ng bawat isa, nandyan lahat. Na hindi ko nakita sa mga dating buhay ko. Kaya itong lugar na to, hindi ko to ipagpapalit kahit sa anong bagay o kahit kaninong tao. O ang Panginoon ang nangunguna sa akin. Hindi ko sinabing mawala ang mga mahal ko sa buhay, pero hindi ko ipagpapalit ko ano yung naramdaman ko, kung ano yung kaloob sa akin ng Panginoon. Dahil yung kaloob niya, hindi kayang ibigay ng mga mahal ko sa buhay. Ang pag-ibig na galing sa Panginoon, walang demand, walang condition. Para sa mahal kong kabiyak, kung nanonood ka man, alam ko manonood ka. Salamat sa 10 taong ipinagsama natin. Siguro po nagtataka kayo kung bakit 10 taon may apo na ho ako. Second husband ko po siya. Sa kanya po ako kasal. Yung pinagdaanan po naming mag-asawa, ang relasyon namin bago kami nagkapangasawa, is nagdaan sa butas ng karayom. Kaya sa tuwing nagkakaroon po kami ng MU, hindi namin mabitawan ang isa't isa eh. Dahil ang nagtagpo po sa amin ang Panginoon, napakadami po naming dinanas na siguro walang dumanas isa man dito sa naging pagsasama namin mag-asawa. Sa abroad po kami nagkakilala, konting kwento po kasi wedding anniversary po namin ngayon. Bago po kami nakasal, nahataw po kami ng 30 lashes each. Siya po ako nahataw sa abroad. Dahil doon po bawal yung magkasama kayo na hindi pa kayo kasal. So, tinaste po namin yun, nakulong kami, bago kami nauwi ng Pilipinas, nakulong kami ng ako, 1.5 months, siya 2 months, nahataw kami sa likod ng tigta-30 po, na ang pinanghataw po sa amin is yung, anong tawag dun, yung palaspas. Na ganitong kalapad po, talagang matindi, wala po kami sa pin sa likod. So, kung sa inyo po mangyayari yun sa mga magsing-irog, hindi po ba yun magiging sandata para paghawakan nyo, para maging mas mahigpit ang pagsasama ninyo? So, hindi nyo itatapon yung mga pinagdusahan nyo eh, hindi ganun kadali eh. Kaya ako, sige lang, kung ano yung
At ang lahat naman, kahit nung araw, nung bata ako, pag gumagawa ako ng kasalanan, kahit gumagawa ako ng kasalanan, alam niyo po ba, si God ang nasa isip ko. Gumagawa ako ng kasalanan, pero Lord, Lord, Lord. So, kahit anong gawin ko, ang Panginoon ang nasa isip ko. At hindi niya pinahintulutan na maluklok ako sa kasamaan. Pinatitikim niya ako, pero hindi niya ako hinayaan. Kaya ang ganda eh. Ang daming blessing po ang dumating sa buhay ko kahit na ganun lang ang pagkatao ko. Hindi ko may pagpapalit sa yaman. Dahil kung pagbabasihan po ang buhay ko ikumpara sa mayaman, mas mayaman po ako. Kasi wala, unang-una, wala akong hiniling sa Panginoon na hindi niya ibinigay. Di po ba yun, isang napakasarap na para sa sarili niyo. Hindi, instant po, hindi ako nag-aantay. Basta instant dumarating. Hiniling ko sa Panginoon, ibibigay niya. Siguro po, ang kasunduan lang namin ni God na nagbalik loob ako sa Kanya na ako. Huwag na akong babalik. Yun naman po ang gusto sa atin ng Panginoon eh. Pag naghugas ka, huwag ka nang bumalik. Kasi ang gusto niya, yung hanguin tayo eh. Eh kung patuloy-patuloy niya tayong gagabayan, at patuloy din tayong babalik, eh may, lahat po may limitasyon, lahat may hangganan eh. Nagsasawa din po si God na lahat ibinibigay niya sa atin. Kaya nga po ang kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung hindi ka gagawa, eh ikaw na sa sarili mo ang gumagawa ng buhay mo. Siya ang nagbibigay ng kapalaran, siya ang nagbigay ng buhay mo. Ikaw lang ang bali magsasabuhay. Sabi nga, alam mo yung mga gusto niya, alam mo yung mga dislike niya. Ikaw na tao, ikaw ang magsabuhay. Kung sa sarili mo, okay, tama lahat ng ginagawa mo, pasalamat ka sa Panginoon dahil lahat ibabalik niya sa iyo ng sigun o naaayon sa kagustuhan niya. Huwag natin pangunahan ng Panginoon. Sabi nga, umiling, ibigay, salamat. Hindi ibigay, salamat din. Dapat po wala nang reklamo eh. Dahil pasalamat tayo, may buhay pa tayo. Yun lamang po. Salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid ko. Happy anniversary sa inyo ng kabiyak mo. Katotohanan po yun eh. Sino nga po ba ang mag-asawa na walang pinagdadaanan at walang pinagdadaanan. Subalit kapag ama po ang nasa gitna ninyo, may pagdaanan, mampagdalisay kayo kapag isa ang nanghihina. Sigurado po, mahihilang pataas. Kaya sa mga magkabiyak, ama po ang igitna natin. Amen po ba? Marami pong nagbo-volunteer. Dama ko po na napakaganda ng kaganapan kagabi sa kanilang bichin. Gusto po nila magbahagi yung mga kawan po po. Nais ko pong unahing tawagin ang kapatid na kapatid na Beth Kapunpun. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo yung itinalo namin sa vigil namin kagabi. Yung pong pagka mahihilig sa laman, hindi po ibig sabihin na yung laman na ano, yung pong masasamang gawa na hindi nararapat. Nung pong sa dating buhay ko, talaga pong mahilig ako manood ng sini. Mula kung gaano po ka ilan yung sinihan sa amin, napapanoodan ko po yun. Bali, tatlo po. Kada po ba mayroong bagong sine, linggo-linggo, nanonood po talaga ako. At saka po, yung pong mahilig din po akong pumunta sa mall. Subalit,
Ang lahat pong yun, sa pamamagitan ng ama at nakilala ko siya, napapunta po ako sa lugar na ito, na bago po yun sa akin. Yung pong pagkamahilig ko sa laman, napalitan po yun ng gawain pang spiritual, kung paanong nakilala ko ang ama, na binago niya ako. Nasa tuwi na nagsusumangat at nagsusumikap na makasunod po ako sa kalooban niya. Tunay nga pong kay dakila ng ama sapagkat marami po siyang binago sa akin sa pag-uugali, kung dati po na ako'y maramdamin, mahina ang loob. Subalit nang makilala ko po siya, tuwirang siya po ang naghari. Kung panakanaka po may nagagawang hindi marapat. Subalit madali pong nawawala yun sa pamamagitan po ng pagdulog sa ating Panginoon. Tunay nga pong kay buti ng Ama sapagkat kung hindi ko po siya nakilala, siguro kung ano po yung dating buhay ko, ganun pa rin po ako. Hindi ko po alam na mali na po pala yung nagagawa ako. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa ating Panginoon at nakilala ko siya sa pamamagitan ng ating Apo Kunching, na marami po siyang binago sa akin. Sa ngayon po, mayroon na pong kapanataga ng aking isip. Kahit po nagsusolo lang ako, sapagkat yung pong kabiya ko at saka po yung aking anak, hindi ko po siya sakasama. Naandun po yung hindi po ako yung parang nag-iisa lang. Alam ko po na sa tuwi na pinagagalak ako ng ama, at sa tuwi na nagsusumakit po akong makapaglingkod, doon po maligaya po ako sa ginagawa ko ngayon. Walang hanggang papuri po at pasasalamat sa Panginoon at sa mahal na Apo Kunching. Maraming salamat. Salamat, mahal na kapatid. Yan po ang napakalaking biyaya na nakamta namin sa Panginoon nang kami tumanggap sa Kanya. Kapayapaan, kapanatagan, hindi lamang po kami, lahat naman po tayo, di po ba? Kung dati, parang kapag may mga pinagdadaanan kayo, parang anigaga ka na, ano po? Subalit ngayon, at saka lagi pong may takot. Subalit ngayon, alam mong buhay siya na kailanman di kanya pababayaan. Kaya po napapaya pa tayo. Amen po ba? Ngayon naman po, nais kong tawagan ang anak na Berhel Bustamante. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa muli pagkakataon po na sa aking hinandog mo. Hinihiling ko po na pangunahan mo po ako ng iyong banal na espiritu, maging ang lahat po ng mga anak mong naririto, upang sa pagsisiwalat ko na maghari ang kalooban mo, ay maramdaman po nila ang wagas na pag-ibig mo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati po muna natin ang ating mga katabi ng magandang umaga. At pakisabi na din pong bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti at napakadakila ng ating Diyos. Walang hanggang papuri at pasasalamat po ang ating ibinabalik sa Kanya sa muli panibagong buhay, panibagong kalakasan, panibagong pag-asa, panibagong liwanag na sa atin ay alay niya. Amen po ba? Magandang umaga rin po sa mga nanonood po sa internet. Tay Tita Chit po, magandang umaga po kay Mami Feli. Sa lahat po, magandang umaga po at sumain niyo po nawa ang pagpapala ng ating Panginoon. Tulad po ng naibahagi ng aking kapatid na Beth, kagabi po ay nagkaroon po ng vigil ang Kawan 2. Marami pong mga pagkakataon na nagkakaroon po ng vigil ang aming kawan, subalit hindi po sa tuwi na yung aming pong pinagbabahaginan ay naibabahagi po dito sa harapan. Yaon po ay ayon sa kalooban at kagustuhan po ng ating Panginoon. Marami po kaming nag-vigil kagabi hanggang sa inabutan po kami ng takdang oras. Kaya ilan po kami na hindi po nakapagbahagi. Ang sinabi po ng aming inang pastol, si Mami Beth, ay sa kalooban po ng Ama ay makapagbahagi po ngayong umaga. Nagtitiwala at naniniwala po kami
na yung salita ng aming inang pastol ay di po mula sa tao, kundi yun po ay udyok at panawagan ng banal na espiritu upang sa umagang ito ay makapagbahagi kami sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang pinagnilayan po namin ay ang dati nating buhay at ang buhay natin sa kasalukuyan. Buhay na nasa espiritu ng makasanlibutan o makalaman, at ang buhay na nakakilala sa Diyos sa panahon na ito na bilang nasa espiritu ng ating Panginoon o ang tinatawag po na banal na espiritu. Sa akin po, bilang isang kabataan, nung wala pa po ako sa dakong ito, matagal din po akong namuhay sa buhay makasanlibutan o buhay makalaman. Para po madali niyong maintindihan, buhay makasanlibutan. Kapag sinabi po nating buhay makasanlibutan o espiritu ng makasanlibutan ang nagahari sa'yo, automatic po ang ating pong mga gawa ay mali, palpak, hindi tama, masama, at higit sa lahat, kapag ang nagahari sa'yo ang espiritu ng makasanlibutan, nakakagawa ka ng kasalanan. Tama po ba? Subalit kapag ang nagahari sa'yo ang espiritu ng ating Panginoon, naroroon po yung pagsusumikap mo na iwasan ang mali. Naroroon po yung pagsusumikap mo na iwasan po ang kasalanan. Subalit, ang lahat po ng iyon ay pinagdaraanan ng tao. Naroon po yung kumisan manghina, kumisan po ay magulumihanan, kumisan po ay magkamali. Subalit, hindi po kamukha ng sa unang buhay na kapag nagkamali ka, walang patumangga, walang tugot, sige lang ng sige hanggang sa maipon yung kasalanan. Subalit purihin ang ating Panginoon mula po nang tayo ay natawag at naakay sa dakong ito. Kapag tayo po ay nakagagawa ng kamalian, ng kasalanan o ng di mainam, ora mismo po nadadama natin at ora mismo din po nakakahingi po tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dati po nung wala pa po ako dito, laman po ako ng lahat ng lamay sa patay. Unang-una po, namamapak po ng butong pakwan. Kumakain po ng mga cornic at siyempre po nakikikain ng sopas. At bukod pa po doon, kapag may patay sa aming lugar, laman po ako ng mga bingguhan. Sa B, 7. Sa O, kalbo. Yan po ang lagi ko sinisigaw kapag mayroong mga patay sa aming lugar. Sanay din po ako mag-lucky 9. Nagpapatong din po ako. Laman po ako ng mga patay, hindi para makipaglamay o makiramay. Laman po ako ng lahat ng mga namatayan sa amin para makipagsugal. Yun po ang patotoo na sumasa akin po ang espiritong makalaman at ang espiritong makasanlibutan. Laman din po ako ng mga piyestahan sa mga perya. Kulay-kulay, ruleta ng kapalaran, piso tamang batsya, piso tamang kobre, piso tamang siyete. Subalit salamat sa ating Panginoon mula sa espiritong makasanlibutan nang ako po'y tinawag ng Diyos sa dakong ito, totally po, yung pong pagsusugal sa patay, pagsusugal sa perya, inalis po ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa dati ko pong buhay, kapag ka po pinagalitan ako ng aking nanay at tatay, naroroon po kagad yung aking paglaban. Naroroon po yung aking pag-angil. Kapag inutusan po ako, kulang na lang po malamukot yung 20 pesos sa pagsuway ko. Yun po ang patotoo na nagahari po sa akin ang damdaming makasanlibutan. Subalit salamat sa ating Panginoon nang ako po'y naakay at natawagan sa dakong ito. Kumisan po napapagalitan man ang nanay o tatay, hindi na po ako sumasagot na katulad ng sa dati. Kumisan po nangangatwiran sa kaparaan ng maayos, subalit hindi na po katulad ng sa dati. Amen po ba? Ganon din po, kaya ko po ito binabahagi upang mapagtanto nyo pong kayong mga naririto, nasaan ba ako ngayon? Katulad ba ng binabahagi ni kapatid na Berhel, nasa espiritu pa ba ako ng makasanlibutan? O ngayon nang ako'y natawagan sa banal na dakong ito, sa pamamagitan ng pakikinig ko ng mga banal na mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Konching. Goodbye, makasanlibutan. Welcome, kabanalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa dati ko rin pong buhay, mga kapatid, noon po kapag pumunta po ako ng baliwag, kailangan po naka-gel. Kailangan po naka-polbong maayos. Kailangan po naka-sapatos.
kailangan po formal na formal, sapagat ang inaalala ko po yung mga abutan kong tao. Ayokong pahuli. Kailangan makita nila na maporma ako, lalo na sa mga kapwa ko kabataan. Subalit nung ako po'y naakay sa dakong ito, inalis po ng Panginoon yung damdamin na yon. Opo, siyempre po nagpapapogi pa rin po ako. Siyempre po nag-aayos pa rin po ako. Kaya lang po, dati po noon hindi po ako magsusuot ng mga tulad po nito na pupunta po sa baliwag. Tapos po nakatsinelas, na nakamedyas, talaga po namang pagtitinginan ka. Subalit inalis po ng Panginoon yung damdamin na yon. Kundi bagkos, anumang araw na uniforme namin ang ganito, kapag niloob ng Panginoon pumunta ako sa baliwag, taas noo kahit kanino, alagad ako ni Kristo sa pamamagitan ng Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Konching. Amen po ba? Sa dati rin pong buhay, mga kapatid, nung nagahari po sa akin ang Espiritong makasanlibutan, kapag may problema po ang mga pamilya, bahala kayo dyan. Wala akong pakialam, problema nyo yan eh. Bahala kayo, basta ako maglalaro, basta ako pupunta sa kaibigan ko, basta ako ganito. Subalit kapag po pala ang nagahari sa iyo ang Espiritu ng ating Panginoon, kapag po pala may pinagdadaanan ng pamilya mo, nararamdaman mo. Kapag may pinagdaraanan sila, naroroon din po yung paninikluhod mo sa Diyos para sa kanila. Tama po ba? Kayo rin po, kapag nasa Espiritu ka ng makasanlibutan, kapag yung kapwa mo na uuhaw, wala kang pakialam dahil sarili mong inumin yan. Kapag ang kapwa mo nagugutom, wala kang pakialam dahil mas gutom ka sa kanya. Subalit, isang maliwanag na patotoo na kapag naghari sa atin ang Panginoon, minsan nga po sa pinapaagaw na candy, dalawa lang nakuha mo, bibigay mo pa sa katabi mo, pera na lang po yung masungit. Minsan po, mayroon po tayong tinapay, pinapaagaw, nakita mo tatlo yung sayo, yung sa katabi mo, dalawa, wala, bibigay mo pang tigitigisa. Misa naman, isang biskuit na lang, paghahati-hatiin mo pa. Isang maliwanag na patotoo na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin sapagkat ang Espiritu ng Panginoon ay mapagbigay, mapag-alay, at mapaghandog. Nawa po mga minamahal na kapatid, ako rin po sa dating buhay, siguro po halata naman po na medyo madaldal ako, no po. Sa dati ko pong buhay, kapag ka po may mga magugulo sa amin, ganun po. Subalit salamat sa Panginoon, madaldal pa rin po ako ngayon. Kaya lang po yung dinadaldal ko po, hindi na sa kawalang bagay, kundi ang dinadaldal ko po ay ang sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kayo rin po, marami po dito mga madadaldal, marami po minsan mga chismosa. Pagka po tayo ay kinakalat pa natin yung bulok ng ating kapwa, Espiritu pong makasanlibutan yun. Subalit kapag ang kinakalat natin, buhay ang Diyos sa pamamagitan ng dambanang ito, Espiritu po ng Panginoon ang sumasa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dati rin po, kapag ka po ako nanungkulan sa isang piyesta, lahat po ng mga kasama kong pastoral, lahat po ng mga kasama kong piyesta committee, walang mintis, lahat po sila kaaway ko. Dahil kapag ang desisyon ko po ay binali nila kahit matanda sila, sasagutin ko po sila. Dahil Espiritu po ng makasanlibutan, gusto mo manguna ka. Gusto mo ikaw lang ang magaling. Gusto mo ikaw lang ang tama. Subalit ang binago tayo ng ating Panginoon, dapat pala damhin mo rin yung kalooban ng kapwa mo na may kaloob din ng Diyos para sa kanya. Tama po ba? Nawa po mga minamahal na kapatid, sa pagbabahagi ko pong ito na pinagnilayan namin kagabi, matanto nyo po't mapagnilayan sa kasalukuyan, sa ilang buwan o ilang taong pagtungo ko sa banal na dambana ng Divine Mercy, sa pamamagitan ng pakikinig ko ng mga mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Konching, nasaan kaya ako? Stay pa rin ba ako sa Espiritu ng makasanlibutan? O naririto na ako sa Espiritu ng ating Panginoon? Subalit, hindi ko po sinasabi na kapag pinagharian na kami po, ay puspos na po na hindi na po nagkakamali. Kami po ay talagang perfect na po na lahat ay kaya namin lagpasan, lahat kaya namin i-approach, hindi po. Nagsusumakit, nagsusumika po kami. Nanawa po kapag dumarating yung aming kahinaan, ay agawin kami ng ating Diyos na buhay. Upang ang dati namin gawang makasalanan at makasanlibutan ay tuwirang maparam. At tumungo kami sa tunay na ugali na marapat na handog ng Diyos, yaon ay ang kabutihan, pagpapakumbaba at pagmamahal sa kapwa. Isang tip po, kapag dumarating po sa atin ang dating bumabalik tayo sa makasanlibutan, tahimik, paghinga ng malalim,
at pagtawag sa ating Diyos. Kapag ka po tayo maaagaw na, hingang malalim, tumahimik at manalangin, makikita natin ang pagsaklolo ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ang lahat po ng ito'y natamu namin, ang lahat po ng ito'y nakamta namin, at ang lahat po ng ito'y natutunan namin, hindi sa ganang amin, kundi ang lahat ng ito'y natamu namin, nakamta namin, at natutunan namin dahil may isang Apo Kunching na ginamit sa amin. Sapagkat kung wala pong ginamit ang ating Panginoon na isang Apo Kunching, hindi po namin malalaman ito. Subalit salamat sa ating Panginoon. Ang lahat ng papurit pasasalamat ay sa Kanya. Pangalawa, ang pasasalamat sa ating minamahal na Apo Kunching na sa bawat araw na Kanyang pagtalima, tayong lahat ay nakikinabang. Salamat sa Diyos, purihin ng Diyos, dakilain ng Diyos sa pag-aalay sa isang minamahal na Apo Kunching na nagtuturo ng mabuti at mainam, nagbibigay ng marapat na katwiran upang matuntun ng mga anak sa sanlibutan ang tama at mabuting kaukulan. Magandang umaga po at maraming salamat. Napakaganda po ng pahayag ng ating kapatid. Ano po? Pampagising ng damdamin. Ano po? Kayo rin po na maaari ninyong iuwi sa inyong mga tahanan ng pagninilay na yon. Ano po ba kayo noon at ano na kayo ngayon? Napakaganda po ng mga pahayag ng ating kapatid. Nawa po, may naitim mo sa atin. Yan, ano po. At ngayon naman po, nais kong tawagan ang mga kapatid ko. Nais po nilang magandog. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Kahapon po, alam kong may lumbay siya dahil wala po siya dito at may karamdaman siya. Subalit buhay ang Diyos. Ngayon, titindig sa harapan niyo upang mag-alay ng awit. Tinatawagan ko po ang kapatid na Mirna Andrada at si kapatid na Leng. Purihin at nakilain ng Ama. Patuloy na buhay na pinahihiram sa kanyang mga anak. Kaya nagpupamiglas po ang damdamin na sa bawat sandali may buhay, marapat na ikaw ay pasalamatan. Muli po, mga kapatid, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Wala pong kabatiran ng sino man. Yung lagnat ko pong pasundot-sundot ay nung pa pong bago pumunta ng Valenzuela. Subalit nandun po yung paglaban. Wala po, wala lang. Kahit nilalagnat, no, wala lang. Nung Lunes po, ang daming tao. Napakarami pong tao at dinig na dinig ko po ang tinura ng Banal na Espiritu, may bukas pa. Medyo nagalak po dahil masyado po ang ubo ko. At sinambit pa po ang pangalan ng ating minamahal na Mami Beth, dala ng kalilibing lamang po ng kanyang minamahal na ina, medyo pagod po, kaya parang hindi na po magbibless. Subalit, sadyang kapag niloob ng Ama, ura-urada tatawagin ka at di ka makakatanggi sa Kanya. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. So ako po sa aking sarili noong mga panahon na yon, sabi ko, parang wala akong daloy. Ang kating-kating lalamunan ko para akong mag-uubo. Pero ang hiling ko sa Ama, kung aakayin mong aking paa, tumindig sa harap at tumugon sa iyong pag-aatas, kung paano ang utos at atas ay magkaiba, kapag atas, hindi ka maaaring tumanggi sa Ama, at kapag dinulog mo'y tatawagin Kanya. Habang nagbibless po, si kapatid na Marie po ang nag-a-assist dito sa tapat namin. Tatlong beses po naganap sa akin yung bagamat binabahagi sa akin, gumanap ka, ikaw ay gaganap lamang, hindi sa sarili mo. Tatlong beses po akong pinasamid ng napakatitinding ubo na kung bilang tao'y mahihiya na po ako, di ako po'y pumunta ron lumuhod. Sunod po nang sunod sa akin si kapatid na Marie. Nandiyan po ba si kapatid na Marie? Nagpupuri po ako sa Panginoon para sa kapatid kong si Marie.
Lapit po na lapit sa akin doon. Palitan niyo eka ng tuwalya sa likod. Sige po, mahal na kapatid. Habang tumatalima po kayo, ang kinimpunin yung kagalingan. So sa madalit salita po, paigsiin ko na, tatlong ubo, tatlong samid. Balik pa rin po ako ng balik. Continuous po yung pagbibless dahil udyok po talaga sa puso ko. Nung matapos na po, talagang para ako nakalutang, lumapit po ako kay mother. At sabi ni mother, puspus na puspus tayo. Opo, sinundan ko pa rin si kapatid na Marie, nagpasalamat ako doon sa sasakyan. Ang kinin mo ay kaanak, magaling ka na. Opo, magaling na po ako. Eh, narinig po ni Taning. Kinagabihan, nagpahaplos po ako, hinaplos ako ng kapatid na Monet. Talaga pong binulabog lahat yung aking mga baradong lamig sa katawan. Ito po ngayon, pagkahaplos sa akin nung gabi na yun, hanggang kinabukasan. Naramdaman ko po yung kahapon, napakataas na lagnat, giniginaw po ako, hindi po ako makakain. Iniwanan po ako ng kapatid na Alan, nakahiga lang po ako sa altar. Sabi ko, bahala na kung paano ako iniwanan, ganun din po ako dinatnan. Inabutan niya doon. Tereturin po ang Diyos, ano po ang nais kong ibahagi sa inyo? Napakadakila po ng Panginoon. Buhay na buhay po talaga ang Diyos. Kung sa dating buhay po, pag nagkasakit po akong ganun, isang linggo na po, umiinom-inom pa ako ng Biogesic, mga sirup na gamot, inom-inom ng mga Royal at mga kung ano-anong biskwit na kakainin. Kagabi po, habang ako yung nagpapahinga na, talaga pong humahalinghing po ako sa hirap ng nararamdaman. Siguro, dumating po siguro. Sabi ko, bakit po gabi na, eh, nag-abala pa po kayo. Nagte-text sa mga kapatid, galak na galak ako, anak Lynn, kay Sister Dory. Sabi ko, salamat sa pag-aalala ninyo. Purihin ng Diyos, sabi ko, habang inaapoy ako ng lagnat, kinikinig ang katawan ko, nag-text po ang mahal na apo, ang kinin mo, Eka. Lumaban ka, bukas galap ka ng magaling. At inangkin ko po yun, purihin ng Panginoon, sabi ko, Ama, patindigin mo po ang katawan ko at bukas na bukas po, maglilingkod ako, haharap akong muli sa harapan ng dambana mo at ipagwawagaywayan kong ikaw ay buhay, ikaw ay dakila, walang magtatagal na karamdaman kapag ikaw ang nilapitan at ikaw ang sa'yo na nampalataya na hindi mananahan ng sakit sa katawan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po, narito ako ngayon, nakatindig. Salamat po sa kalakasan, sa kagalingan na pinagkaloob mo, Ama. Kaya po, nais kitang pasalamatan sa pamamagitan ng awiting pasasalamat sa tulong ng aking kapatid na bunso. Nais kong awitan ng Panginoon. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na bunso upang sa Panginoon ay muli kaming mag-alay ng awiting pasasalamat. Maging kayo po, maaari po tayong magsabay-sabay umawit. Hindi ko lamang po mapigilan ang bugso ng aking damdamin na hindi siya pasalamatan. Napakadakila po ng Panginoon. Kung papaano po, kagabi lamang ay parang hindi na ako uumagahin. Subalit, bago po umumaga, kakaibang kalakasan na po muli ang ipinagkaloob niya sa akin. Salamat po, Panginoon. Purihin ng Diyos. Ako din po kahapon, baradong-baradong ilong ko. Subalit sa patnubay at gabay niya, tubig lamang po. Kaya ayan, medyo okay na po yung aking paghinga. Although may konting katipa. Pero sa patnubay niya, alam ko gagabayan niya tayo sa ating pag-awit, sa ating buhay ni Charles. Para po sa inyong lahat. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa'yo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo, ay walang matatambo sa mga pagsusumikap. Sa iyo ako'y magpupuri dahil
At patuloy na buhay na pahiram. Palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat mga kapatid. Bago ko po tawagin yung ang aming mother of the house, may nais ko pong mag-alay ng isang awit po. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na Cups na si kapatid na Eli Fernandez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mag-aalay po ako ng awitin sa Panginoon at sa inyong lahat na rin po. I've had my share of life's ups and downs.
but faith and kind don't happen to you. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between its life of fame and glory. You're the best thing that ever happened to me. You're the best thing that ever happened to me. Lord, there happened time when times get rough, but always somehow I made it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving. For whatever reason there might be, you'll be there between its life of fame and glory. You're the best thing that ever happened to me. You're the best thing that ever happened to me. Thank you. Maraming salamat. Kala ko po pwede ng isa. In the beginning, the Lord made the air, the heaven, the hills, and the sea. The sun and the stars, the land, the birds, the tree. He made all creatures that live in this world and told them to live by his blood. Seven days of men. Born in an image of his maker, man shall be made by his own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall.
redemption was there for all men. So pray and believe the Lord's holy life and we'll have perfection again. Kagalakan sa mga kapatid nating narito, higit na kagalakan ang kamtin mo. Tulad po ng mga naunang umawit, galing, alata po bang galing sa karamdaman yon, di po ba? Napakabuti ng Panginoon. Ibinibigay niya ang lahat sa kanyang mga anak. Pinagagalak niyang suwiran nito. At ngayon naman po, nais kong tawagan. Alam ko po, namimiss niyo to, ilang araw na hindi nakatatayo sa dako, sa gitnang ito, ang ating kapatid na ito na magbibigay muli ang niwanag, pag-asa at inspirasyon sa bawat isa. Nais ko pang tawagan ang ating mahal na nanay, ang aming mother of the house, si Nanay Marisa. Papuri sa iyo, Ama'y walang katapusan. Muli sa araw na ito na pinahintulot mo, na ipagsumigawa yung kabutihan at kadakilaan sa bawat mong mga hinirang dito sa dako mong banal. Paging dapatin mo po, Ama, na ang lahat ay makaunawa, mabaybay ang kaukulan at magtanto ng nais mong ipatupad sa bawat araw. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Salamat po. Sadya pong napakaraming pinagdaraanan ng mga hinirang. Ano po? Subalit sa bawat araw, wala kang masasambit, kundi salamat pa rin sa Ama. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Kanina po ay napakaaga ko pong gumising na sabi ko nga sa aming mga hinirang, ang panawagan po ng aming katauhan pagmulat ng mata ay magpuri at magpasalamat sa Diyos sa bawat araw. At kanina po, siguro ba nga, bago mag-alas 5, gising na po ako, umuulan. Sadyang matindi po ang ulan kanina, kung nakita niyo po ano po. At habang nakaupo po ako na nakakross ang aking dalawang paa, napatitig po ako sa kalikasan at naroon po ang damdamin ko na naalala ko po yung mga dinaanan ng bagyo, yung mga nasalanta kapag nagtuloy-tuloy po yung ulan. Salamat, Ama, sapagkat alam ko po na hindi lang naman po akong dumudulog sa bawat araw. Higit po ang ating mahal na Apo Kunching, ang mga kapatid na alagad, na isa lang po ang hinihiling sa Ama, na bigyan po na muli ng kaukulang kaliwanagan upang makatighaw naman po ang mga nabaha. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po, Ama, papuri sa'yo. Sadyang napakabuti mo, patunay mo lamang na naririnig mo ang mga tapat na anak mo. At pagkatapos po nun, habang minamasdan ko po ang aking alaga na sa akin po ay nakatabi, nasisipan ko pong magbukas ng computer, yung tablet po ng aking alaga, dahil sira po yung aming computer. At ang una pong tumambad sa akin ay ang isang anak po ng alagad. Anak, salamat kapatid na Cesar. Hindi man tayo nagkakaroon ng contact, subalit na-touch po ako dun sa
Kaya bakit ko po ito binahagi, hindi para magmagaling o sino man, kundi nagkaroon po na isang pagninilay na narinig ko po ngayon, kaukulan sa pahayag na pinagnilayan po sa Kawan 2, na may kaugnayan po, na pinatunayan lang ng Ama, na ang pag-split po ng Espiritu, kapag mula sa mabuti, isa lang po ang pagninilayan. Buhay po ba ang Diyos? Habang binasa ko po yung message po niya sa mami niya, nagkaroon po ako ng touch sa puso ko, na ito po yung idinatal sa akin kaisipan ng Ama. Ama, sabi ko po, Ama, napakapalad po ng mga magulang na ang kanilang anak ay nagiging kaibigan nila. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Napakapalad po ng mga magulang na ang nararamdaman ng magulang ay nararamdaman din ng anak. At ang nararamdaman ng anak ay nararamdaman ng magulang. Bihira po kasi yun. Sapagkat sa isang pamilya man po, may mga anak na, sabi ko nga po sa inyo, yung walang pakialam, may mga anak na, okay naman siya eh. Hindi na inaalala kung ano yung para sa magulang niya. Amen po ba yon? Kaya doon po, binaybay ko po, na-touch po ako, tapos nakita ko nga po yung picture ni Mami Beth. At ito po ang pumasok sa aking kaisipan. Ano po ang sangkap? Bakit may mga bunga na mula sa puno na nadadala po nila yung kaukulang upbringing ng magulang na hanggang sa kanilang paglaki ay nami-maintain nila yung kabutihan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Alam ko po ang bawat isa may mga anak, subalit yung reality ng buhay, sadya pong ginawa ng ating Panginoon sa isang pamilya, may malalabas ng mabuti, may lalabas din po na masama. Amen po ba yun? Para balanse. At doon po na pumasok ang aking pagninilay kung paano po yung aming paglilingkod sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Nasabi ko nga, ako, mga kapatid, sa bawat araw ng pagpapahayag ko sa gitnang ito, wala po ako itinatago sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, uhaw na uhaw ako sa paglingap ng mga minamahal bilang kapatid ko sa laman at magulang ko sa laman mula pagkabata. At nang dahil po sa kalooban ng ating Ama, salamat sa Kanya, sapagkat hindi po niya ako tinaliman sa isip at puso ko na manahan yung puot ko. At isang tabi ko ang buhay ko, mawala ng kabuluhan, dahil yun po pala yung may plano ng Diyos para sa akin. Amen po ba yun? Kaya, sa madaling salita po, habang nagninilay po ako na umikot ang pagninilay ko po sa aming paglilingkod bilang mga alagad, sa katotohanan lang po, napakahirap po ang maging isang lingkod. Mahirap sa paraan na kapag nakatitig ang mata ng tao sa iyo, hindi naman nila makikita kung ano yung mabuti mong gawa. Amen po ba yun? O kung makikita man nito, manaka-naka, mas lamang nila nakikita yung pangit mong ginagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba, nakukuha niyo po ba? Na walang pinagkaiba sa isang pamilya na ay lahi yan ni ganito. Ay, magandang lahi yan. Mula yan sa lahing ganito. Kaya ganyan siya lumaki. Mabuti siya, mabait siya. Mababaybay, kapag may nakita na hindi maganda yung lahi, babaybay yun ang pinakaninuno niyan hanggang kailaliman, hanggang lumitaw, bakit siya nagkaganon? Amen po ba yun? Ganon din po pala sa paglilingkod. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ang pasubali ng Ama, sa bawat pagtupad po, lalo na po ako bilang isang lingkod, aakuhin ko na po, ako sarili ko po ang aking isa sample, gatiting man na makapagdudulot makita sa akin ang kapwa ko na makapagdudulot sa Ama ng makasasama para sa Kanya at makasisira sa akin pinagmulan kung sino yung binahagi na nagbahagi sa akin, yun po pala ay isang paglilinlang sa paggamit mo sa salita ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yung totoo po yun? Hindi po ako nagmamalaki sa inyo sapagkat sa tuwi na po kapag nangungusap po ang Banal na Espiritu, ang una po niyang hahalawin ay yung sarili mo. Ang una po niyang aaralan ay yung sarili mo. Para sa bawat pagpapatotoo mo, kaukulan na magkakaroon ng ugnay doon sa ginagawa mo at sinasabi mo yung nais mong ipatotoo sa tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, doon ko po nakita na siyempre po may mga pamilya na napakaganda po ng upbringing ng kanilang magulang at hanggang lumaki sila, nagkaasawa, hanggang sa mga apo. Nadadala po nila kung paano silang itinindig
yung pinagmulan nila na mabuti. Amen po ba yon? At may mga kupunan din po, kagaya po ng halimbawa, ng paglilingkod po namin, may mga kupunan din po na walang problema doon sa pinagmulan, subalit nakakaroon ng pagkasira dahil doon sa mga nabahaginan. Buhay po ang Diyos! Amen po ba yon? Anong nais ko pong ituran sa inyo? Ganun po pala kaselan. Ganun po pala kaselan na i-claim mo sa sarili mo na ikaw ay lingkod ng Diyos, subalit taliwas yung ginagawa mo. Amen po ba yon? At pumama ang pagninilay na sabi ko, naiiyak po ako nagpuri kanina, na hindi namin sinasamba ninyo na kami ganap na. Sapagkat batid ninyo, may mata po kayo, may damdamin po kayo, mayroon po kayong kaukulang pandama kung sino yung pinagmulan namin. At ang pinagmulan po namin ay ang Panginoon, ang Ama, ang Anak, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Eh po ba yon? Madaling salita po, si Apo Kunching po ngayon ang tumatayong magulang ng bawat isa. Amen? Kaya ang bawat isa po, kaalagad man po, tagasunod man po, o sino man pasyente, na nakatutupad doon sa hindi marapat, sino po ang babatuhin sa palagay ninyo? Eh kasi Eka, anak yan ni ganito eh. Kaya ganyan ang ugali. Buhay po ba ang Diyos? Ganon din po sa paglilingkod, mga kapatid. Kaya ko po ito itiniwalat sa inyo, sapagkat ang nasa po ng ating Panginoon, ang bawat isa, kayo po makapaghuhusga. Ngayon din, maaari po kayo maghusga. Sa bawat pong ibinibigay po namin sa inyong kaukulan, na sa dakong ito, kaya minsan po, maging ako mismo, nararamdaman ko po yung nasasakitan ako, sa nalulumbay ako, sa bawat kong nasisilayan at naririnig, kapag may kaukulan na mula kay Apo Kunching, subalit, ang pinagmulan ay mabuti, kapag tumupad na at lalayo kay Apo Kunching, hindi na mabuti ang ginagampanan. Boy, po ba, Diyos? Totoo po ba yon? Totoo po yun. Yun ay napakahalaga po pala sa pagkatinura ng ating Panginoon na hindi lang ako mismo ang mapapahiya. At kung ako mismo ang mapapahiya sa sarili ko, walang bali ko ako lang eh. Kaso lang, babaybayin po kung sino yung pinagmulan ko. Amen po ba yon? Kaya sa madaling salita, napakaselan po. Hindi lang po para sa akin yon. Sa atin din po na mga tagasunod, mga pasyente, na ang aral sa dakong ito ay batid yun naman po na hindi mula sa tao. Subalit, syempre po, masigit na nakahiya-hiya kapag ikaw ay isang lingkod, sapagkat alam mo na yung totoo, inaral sa'yo yung totoo, subalit yung ginagampanan mo ay taliwas sa gusto ng Panginoon para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Agree po ba kayo doon? Amen. Totoo po yun. Sapagkat, sa katotohanan lang po mga kapatid, doon ko po nakita na kaya po pala hindi tinugot ng ating Panginoon na ibaba ang maghahayag ng katotohanan, sapagkat ayaw po na maganap ng ating Ama na kung paano ang mga nauna na mga suwail ay maging suwail pa rin po tayo sa kasalukuyan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po pala may isang Apo Kunching na binahaginan, binigyan ng karapatan upang mangaral at magbigay na maging daan ng daluyan ng salita ng ating Panginoon, sapagkat ang nais po pala ng ating Panginoon ay masambit ng lahat ng mga anak dito sa sanlibutan na tayo mula sa Kanya. Kaya po pala may katotohanan, may liwanag at may tunay na naghahandog ng kaukulan na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At kaya po pala sa tuwi na ay inaanyayahan ng Panginoon ang mga tao sa dakong ito, na tumutungo sa dakong ito, na tanggapin ang kanyang aral at tanggapin si Apo Kunching upang doon ay maghayag ng katotohanan na mula sa Diyos, dahil ayaw po pala ng Panginoon na hanggang sa mga oras na ito, kung ano ang mga nauna na mga pangit na ginagawa ng mga lolo natin, lahat ng ninuno natin, ay madala pa natin hanggang sa kasalukuyan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita po mga kapatid, walang pinagkaiba sa isang pamilya na halimbawa po sa anak nakita na maganda ang kanyang bunga, naging magandang bunga, doon mababaybay ang pinagmulang magulang na kaya pala Eka maganda yan kasi ganito yung magulang niya. Kaya pala Eka mabuti yan kasi ganito yung magulang niya. Kayo po, mamili po kayo. Saan po kayo pipili?
kung saan niya mundong-mundo kayo o may kaalaman po kayo tungkol sa Diyos. Siyempre po, may kaalaman tungkol sa Diyos. Kaya mga kapatid, nawa po ang bahaging ito na hindi man niyo po makapa sa inyong mga isip ang nais ko pong ipahayag sa inyo, subalit kailangan po iluwal. Upang sa gayon po, ang pinagbulan po namin, ang aming mahal na Apo Kunching, nasabi ko nga po sa inyo bilang kami mga hinirang, kahit kanti lang, sigawan mo lang ang kapwa mo, mababalik kay Apo Kunching lahat ng pula. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Pinahayag po ng Panginoon. Anak, napakalinaw po na pahayag. Anak, wala kayong kamalayan, ako'y nagmamasid. At kung ang lahat ng nilalang ay tatanggapin lang kanyang kinalugdan na nagsisilbing mata para sa ating lahat, daluyan ng lahat ng hiwaga ng ating Panginoon upang ipaabot sa atin, kami po palang nakatanggap na mula kay Apo Kunching, na mula sa Diyos si Apo Kunching, kailangan po pala, kahit kanti man lang, kahit actuation man lang, nakasimangot ka, hindi po pala dapat namin ginagawa. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya po, nagkakaroon po kami ng lumbay, sapagkat kayo po, bilang mga hinirang, sige po, batuhin niyo po ako ngayon. Inayayahan ko po kayo. Eh kasi, yun po ang pinasasabi, wala po akong magagawa. Sapagkat, siyempre po, ang aming magulang, hindi po yan magsasalita. O kahit sa isang pamilya man, may magulang na nakatitig lang, hindi nagsasalita. Subalit may mga anak din naman, nang dahil nadadama yung damdami ng magulang, na hanggat maaari, ayaw namin masaktan ng aming magulang, sa nakikita sa iba pang mga anak na gumagawa na hindi mabuti, tapos mapupulaan ang magulang mo na mabuti, buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ito lang po iwanan ko po sa inyo, kung kiniklaim niyo po at tinatanggap niyo po sa puso niyo na kayo ay membro sa dakong ito, o kayo ay tagasunod sa dakong ito, o kayo mga hinirang sa dakong ito, ito lang po iwanan ko po sa inyo, bawal po na sumimangot. Bawal po na magsalita ng hindi maganda. Bawal po na gumanap ng mga hindi kaganda-gandang mga gesture sa katawan mo na hindi po talaga, sapagkat lahat ng ito, kung tayo po ang gaganap nito at tayo lang pupulaan ng tao, okay lang. Subalit hindi nga po yun ang nagaganap. Ang mapupulaan po ay ang ating pinagmulan at ang ating Panginoon. Nawa po, sa iniwanan ko po sa inyong pagninilay, makikilala niyo na po ngayon ang sarili ninyo. Nasabi nga ni Mami Beth, ano ang gusto mong piliin? Nasaan ka na ngayon? Makasalibutan ka pa ba? O nasa Panginoon ka na? Kaya yung mga sinampit ko po sa inyo na mga kaganapan sa bawat isa, makasalibutan po yun. Kaya kung makasalibutan ka pa, kilalanin mong ganap kung sino magpababago sa'yo. At sa pamagitan ni Apo Kunching, mamumulat ang lahat sa'yo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. Tulad nga po ng tinuran, maaari niyo pong iuwi yung pagninilay na yun. Ano, napakaganda po. Ano ka na ba ngayon kaysa sa dating buhay mo? Kayo naman po ang makakasagot nun yung sarili lamang po ninyo, kung nasaan na nga ba kayo. Kung ang pagmimiti ninyo ay yung nasa Panginoon na, alamin po natin kung ano ang marapat nating gawin. Amen po ba? Kapatiran po ba tayo lahat? O asan po yung mga ngiti nyo? Maraming salamat po sa mga nagmahal.